Ang mga sinaunang kabiyasnan sa Asya ang nagsilbing daluyan ng mga pag-unlad ng pamumuhay, hanap buhay, teknolohiya, kultura, politika, edukasyon, at relihiyon sa mga sumunod na henerasyon ng lipunan sa daigdig. Tatalakayin sa araling ito ang mga sinaunang kabiyasnan sa Asya, tulad ng Sumer, Indus, at Siam. Paghahambingin din natin ang iba't ibang kabiyasnan na ito sa Asya. Kasama rin dito ang mahalagang ambag at kontribusyon na nasa kasalukuyan na ating ginagamit. Handa ka na ba? Tara na! Pag-aralan na natin! Naunawaan mo ba at naintindihan ang kabiyasnan ng Sumer? Ang lokasyon nito, ang katangian pisikal, ang pamayanang naitatag, uri ng pamumuhay, sistema ng pagsusulat, ang ambag at kontribusyon. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay ang kabiyasnan ng Indus. Handa ka na ba? Tara na! Alamin na natin!
Naunawaan mo ba at naintindihan ang kabihas ng Indus? Ngayon naman ating pag-aralan ang kabihas ng Siam. Handa ka na ba? Lokasyon. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Asia. Ang China ang pinakamalaking bansa sa Asia. Katangiang pisikal. Lambak ilog Huanghe o Yellow River. May Gobi Desert sa hilaga, sa timog kanluran ang bulubunduki ng Himalayas, sa timog silangan ang South China Sea at sa silangan ang Yellow Sea. Dalawa ang pinakamahalagang ilog sa China, ang Shangjiang o Yangtze at Yellow River o Huanghe. Pamayanang naitatag. Sinasabing noong 2000 BCE ay may naninirahan ng mga tao sa lambak ilog ng Huanghe. Hanggang sa may isang pamilya, ang pamilyang Siam, ang naging makapangyarihan at silang namuno sa lambak ng Huanghe. Uri ng pamumuhay. Ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamayan ng kabias ng Siam ay ang pagtatanim. Napakahusay din nila sa larangan ng kalakalan. Ang istruktura ng kanilang lipunan ay isang piramide na kung saan hari at ang kanyang pamilya ang silang namamahala sa lipunan. Ang ikalawang bahagi ng lipunan ay ang mga aristokrata na nagmamay-ari ng malaking lupain at ang panghuli ay ang mga manggagawa. Sistema ng pagsulat. Ang sistema ng pagsulat sa panahon ng kabihasnan ng binubuo ng 3,000 simbolo o character ay tinatawag na calligraphy. Ambag at kontribusyon. Una, sistema ng pagtatanim. Ikalawa, sistema ng patubig o irigasyon. Ikatlo, kasangkapang yari sa bronze, seda at porselana. Handa ka na ba para sa iyong mga gawain? Tara na! Simulan mo na!